Hello mga ka-Pixie, welcome back to another video dito sa ating YouTube channel, Pinoy Pixie Tarot. Ito ang ating daily tarot kapalaran para ngayong April 29, 2022 para sa lahat ng zodiac signs. Ito yung general reading lang mga ka-Pixie, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Happy birthday sa lahat ng nagbo-birthday ngayon April 29, okay? Happy birthday sa inyo lahat mga ka-Pixie. Okay, so ito yung tarot deck na gagamitin natin for today mga ka-Pixie. Bubuno tayo ng isang oracle card, no? Bawat isang zodiac sign para sa inyong daily message. Mag-start tayo sa Capricorn, mga ka-Pixie. Palagi ako nag-start sa Capricorn, mga ka-Pixie. Ang mensahe na tayo para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Alright, para sa Capricorn, ito ang message for you. Wow, abundance, guys. Pagpapala ito, no? Blossoming abundance, pagpapala ito, magiging masagana ang pasok ng pagpapala ng mga biyaya sa buhay nyo. So, ngayon pa lang magpasalamat na kayo, okay? Palagi ko yung sinasabi sa inyo, guys, mag-start kayo sa attitude of gratitude. Pag sinabing attitude of gratitude, yun yung attitude na palagi nagpapasalamat, okay? No matter how big, no matter how small, yung mga blessings na pumapasok sa buhay nyo, kailangan palagi kayo nagpapasalamat, kailangan palagi niyang ina-appreciate. And the more na ina-appreciate nyo yan, ini-eliminate nyo yung mga reklamo, yung mga complaints sa buhay nyo, lalong pumapasok yung daloy ng blessing sa buhay nyo. So, in your case, mga ka-Pixie, Capricorn talaga naman mananagana, no? Kasaganaan yung nag-aantay sa inyo. So, be very, very grateful. Magpasalamat, mga ka-Pixie, okay? Alright, so yan ang message for Capricorn. Yung susunod nating mensahe is para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ang mensahe na ito ay para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ito ay para sa Aquarius, mga ka-Pixie. Okay, so we have man holding a heart in reverse situation, mga ka-Pixie, or in reverse position. Ganito yung itsura niya, guys, kapag ka naka-upright, kapag ka naka-ganito, ibig sabihin, may isang tao na nanlalamig sa'yo. It can be your specific person, pwedeng sa romance ito, mga ka-Pixie. Kung ikaw ay may specific person or jowa, or partner, ganyan, maaring maramdaman mo yung panlalamig sa'yo ng taong ito. Kung wala ka namang partner or specific person, maaring this is somebody in your life, pwedeng kaibigan mo, katrabaho mo, boss mo, kakilala mo, kay BFF mo, kaklase mo, whomever, no? Pero there is a gap between you and that person. Nagiging emotionally detached ito sa'yo. Pag sinabing emotionally detached, medyo lumalayo yung pakiramdam niya or nagkakaroon ng distance yung inyong emosyon, yung kanyang emosyon towards you, okay? So, kung kaya nyong makipag-usap dito sa tao nito to settle things, to settle yung inyong sitwasyon, mas mabuti, mas para mapanatag ka, diba? Pero kung ayaw niya makipag-usap, take it as a sign na nagkakaroon siya ng emotional detachment sa'yo. So, probably kailangan mo siyang bigyan ng space or maaaring kailangan mong irespeto yung kanyang pananahimik. Okay? Alright. So, yan ang mensahe para sa iyo, Aquarius. Yung susunod na message natin is for Pisces, mga ka-Pixie. Ang next message natin is para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Ang mensahe na to ay para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Okay, so Pisces, ito ang message for you guys. So Pisces, no, we have Magician in the Mirror. Wow, guys, maganda ito, no, kasi ibig sabihin ito, nagre-reflect na sa inyong physical world or sa inyong reality. Yung mga bagay na gusto nyong i-manifest, lalo na kung kayo ay nagpo-persist, kung consistent kayo, ibig sabihin nagpo-proceed kayo sa mga pangarap nyo, mga ka-Pixie, or sa mga desires nyo, or kung ano man yung minimithi-mithi ng puso nyo, mga ka-Pixie. Kung nagpo-focus kayo, and kung
pinupursige niya yan, makakita na kayo ng bridge of incidents. Pag sinabing bridge of incidents, mga kaganapan, okay? Mga kaganapan sa iyong physical world para ipadala or i-deliver sa iyo ng universe yung mga hinihiling-hiling mo, okay? So that's why it's very important na mag-persist kayo. Don't give up, mga kapiksi. Huwag kayong susuko sa mga nais niyo sa buhay just because of the challenges. Importante talaga na mag-persist, maging consistent hanggang sa makakita kayo ng resulta. And this is a message for you, a sign na malapit na paparating na yung mga minimithin. Malapit yun ang ma-experience yan sa inyong physical reality. Okay? So, congratulations para sa iyo, Pisces. Yung susunod dating message is para sa Aries, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Ang message na to is for Aries, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. So, Aries, ito ang message for you, Aries, Aries. We have the Angel of Strength in reverse, mga kapiksino. Ganito yung itsura niya kapag naka-upgrade. Kapag ka nakaganito, ibig sabihin medyo uninspired kayo. Medyo nanlalambot kayo, nawawalan kayo ng motivation, ganyan. Medyo mahina, low yung energy level ng mga kapiksi. So, baka kailangan nyo muna magpahinga, mga kapiksino, para baka kasi masyado na kayong stress. Baka masyado yung binipilit na pangyarihin yung mga bagay. Baka kailangan nyo lang magpahinga, mga kapiksi, okay? Take some time off, mga kapiksi. Evaluate nyo yung sarili nyong space, yung sarili nyong pangailangan sa pagpapahinga. Mag-meditate kayo para makatulong mag-subside yung momentum of thoughts nyo. And reconnect with your angel guides, your spirit guides, mga kapiksi. Humingi kayo ng gabay at protection at humingi kayo ng lakas, ng inspirasyon, okay? Para talagang mapush kayo sa inyong kabuhayan or ma-inspire kayo para sa pag-push ng inyong kabuhayan, okay? Minsan, pahinga lang yung katapat niyan, mga kapiksi, okay? So, huwag niyong kalimutan magpahinga. Alright, yung next na message natin is for Taurus. Happy birthday sa lahat ng Taurus, mga kapiksi. Belated happy birthday and advance happy birthday. And kung ikaw ay nagbabirthday ngayon, April 29, happy birthday sa iyo, kapiksi. Okay, so ito ang message for you, Taurus. Ito ang message for you. We have appreciation in reverse, mga kapiksi. May blockages kayo, no, sa inyong mga kasaganaan or sa mga blessings sa buhay nyo. That's why palagi natin sinasabi na palagi kayong mag-appreciate and magpasalamat sa mga blessings nyo. Kapag ka nagfo-focus kayo sa problema, nagfo-focus kayo sa stress, kapag nagfo-focus kayo sa mga reklamo, complain, yan talaga yung mga blockages nyo, okay? So, if feeling mo nasa ganong energy ka, mga kapiksi, kailangan mo lang i-shift yung iyong energy imbis na magreklamo ka, magpasalamat ka, okay? Always say, dun ka mag-start, dun sa pagpapasalamat, mga kapiksi. Malaking pagbabago yon, no? Gawin mo siyang habit every day, ilang beses ka nagsasabi ng thank you sa loob ng isang araw, bilangin mo, no? Make it a habit, mga kapiksi. Kapag ka ginawa mo siyang habit, unti-unting mawawala yung mga blockages mo and unti-unting papasok yung mga blessings sa buhay mo, no? I-eliminate mo yung mga reklamo. Pag sinabing eliminate, alisin, no? Alisin mo yung mga reklamo mo sa buhay, palitan mo ng pagpapasalamat and unti-unting magbabago yung kabuhayan mo, okay? So, magsimula sa pagpapasalamat, mga kapiksi. Alright? Okay, so yung next na message natin is para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ang sign na kayo para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Okay, so Gemini, ito ang message para sa iyo. Gemini, we have first chakra, Archangel Michael, mga kapiksi, no? Tumawag kayo sa inyong mga gabay, maaaring disconnected tayo, hindi, baka medyo nakakalimutan na natin yung pagdadasal, mga kapiksi. For some of you, maaaring low energy level kayo, or feeling nyo nag-iisa kayo, you are never alone, mga kapiksi, no? Kailangan nyo lang magdasal, humingi ng protection, mag-reconnect sa inyong mga spirit guides, angel guides, mga kapiksi, no? Or pwede rin kayo mag-reconnect sa inyong mga mahal sa buhay, diba? Gamitin nyo yung social media para hindi nyo maramdaman na nag-iisa kayo, okay? But you are never alone, mga kapiksi. Kailangan nyo lang ng konting panahon para bigyan ng panahon or attention yung inyong spiritual
aspect na minsan kasi masyado nang busy yung mga tao, no, na busy sa everyday life nila, sobrang stress, nakakalimutan na magdasal. So, it's a reminder for you guys na baka it's about time na medyo i-prioritize mo yung pagdadasal and yung spiritual aspect mo. Okay? Alright. So, yan ang message para sa'yo, Gemini. Yung susunod natin yung mensahe is para sa Cancer. Yung message na ito is para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Cancer, Cancer, ito ang reading para sa'yo, Cancer. So, Cancer, ito ang message for you. We have door to healing and happiness. Wow, congratulations mga kapis. Kasi ibig sabihin ito, unti-unti na nagbabago yung energy nyo. Lumalabas na yung for some of you guys, congratulations kasi nag-heal na kayo if you are in this healing process or recovery process, mga kapixie. Malapit na yan, congratulations. So, unti-unti na nagme-meltdown yung mga block dyan sa puso nyo and unti-unti na nag-open yung pintuan ng kaligayahan, kapayapaan sa inyong puso and love, no? And definitely makakita kayo ng big, big transformation kasi ganun yun, guys, no? Kapag nag-heal na kayo, nag-healom na yung mga sugat nyo, doon kayo na pupunta sa receptive state. Pag sinabing receptive state, mga kapiksi, ready to receive, okay? And unti-unti nyong makikita yung mga pagbabago, yung changes, transformation sa buhay nyo para ma-attract or pumasok yung mga blessings, mga biyaya, kasaganaan, kapayapaan, kaligayahan, happiness, no, sa inyong buhay. So, bukas na yung pintuan, guys. Pasok na kayo. Okay? So, congratulations, Cancer. Focus on love and light, mga kapiksi. Alright? So, yung next na message natin is for Leo. Ang mensahe na to is para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ang mensahe na to is para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. At ang message for you. Leo, Leo, Leo. Para sa Leo, mga kapiksi, we have the thinking woman in reverse, mga kapiksi, no? Baka, ibig sabihin nito, guys, masyadong bombarded yung inyong thoughts, no? Marami kayong mga bagay na iniisip, hindi kayo makapag-focus, hindi kayo makapag-concentrate, nag-i-spiral kayo, mga kapiksi. Sa mga thoughts na medyo hindi nyo naman kailangan sa buhay nyo, yung iba sa nyo nagiging illogical, nawawalan ng sense of reasoning, medyo nawawala sa katwiran, mga kapiksi, so kailangan nyong mag-meditate, guys. Or mag-pray, okay? Kailangan nyong kumalma, breathe, no? Breathe deeply, mga kapiksi, no? Meron tayong Tagalog guided meditation, yung pampawala ng stress and anxiety, mga katulong yun sa inyo. Or yung Ho'oponopono subliminal para kumalma kayo. Very, very important yun sa inyo kasi medyo magulo yung isip nyo. Kung ano man yung reason kung ba't magulo yung isip nyo, kailangan yung putulin yung pattern of thoughts na yun, mga kapiksi, yun lang yun, okay? I-divert nyo muna yung attention nyo sa ibang bagay para talagang matapos na yung inyong mga agam-agam sa buhay. Okay? Alright. So, yan ang message para sa'yo. Leo, yung susunod na mensahe natin is para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ang message na to is for Virgo. Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So, Virgo, ito ang message for you. We have contract, mga kapiksi. Baka nagkakaroon ng delay yung mga kontrata nyo, mga dokumento, mga approval na inaantay-antay nyo. Maaari nagkakaroon ng delay, aberya, konting issue siguro, may konting sitwasyon na kailangan isettle bago ito ma-approve or bago ito matuloy, okay? So, habaan nyo pa yung pasensya nyo, mga kapiksi, okay lang yan. Mas maganda nga na pinag-aaralan muna, di ba? Baka para talagang sigurado pagdating sa inyo is okay na yung timpla, okay? So, make sure lang na habaan nyo pa ng konti yung inyong pag-TTS, mga kapiksi, lalo na kung meron kayong inaantay na mga update, balita, ganyan. Habaan nyo yung pasensya nyo and mag-pray kayo na everything is going to work out in your favor para talagang pagdating sa nyo eh swabing-swabe na, okay? So, medyo nagkakaroon din kayo ng imbalance, mga kapiksi, no? So, make sure na balansin nyo
moderation lang mga kapiksi yung bawat kilos nyo, bawat hakbang or action nyo sa buhay. Make sure na nasa tamang timpla, i-balance nyo yung inyong pamumuhay, okay? Too much of something is not very nice for you. Alright? So, yan ang message for Virgo. Yung susunod nating mensahe is para sa Libra. Ang mensahe na to is for Libra. Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Libra. So, Libra, ito ang message for you. We have Archangel Ariel in reverse, guys. No, medyo, again, no, very low yung energy level nyo. Maaaring nanghihina kayo, nawawalan kayo ng inspirasyon, ganyan. May mga gumugulo sa inyo. So, kapag ka ganito, guys, no, meditation at saka prayers lang talaga yung katapat, okay? Medyo mag-pause muna kayo sa mga ginagawa nyo. Take your time to breathe. Take your time to focus on yourself. Mga kapiksi, always go back to yourself. Magpahinga, no? Magpray, magmeditate para talagang kung ano man ipagpag nyo yung mga negative na nararamdaman nyo. Mga kapiksi, putulin yung pattern of thoughts na umiikot sa isip nyo kung ba't nawawalan kayo ng motivation, di ba? And then maglibang muna kayo, spend time na malayo sa direksyon ng ginagawa nyo, tapos maghanap kayo ng inspirasyon sa buhay, be motivated, diba? Tsaka na kayo bumalik sa ginagawa nyo. Pero very important talaga na magpahinga mga kapiksi. Pray and meditate para nawawala yung negative na iniisip nyo. Kasi yun yung reason kung bakit nade-demotivate kayo dahil sa mga negative circumstances na nakikita nyo sa paligid nyo, tapos nag-i-spiral kayo doon. Okay? Alright. So, yan ang para sa Libra. Yung susunod nating message is for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ang message nito is for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So, ito ay para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus, mga kapiksi. Scorpio, we have the Archangel Metatron. Guys, ang daming stressed sa inyo, no? ang daming zodiac signs na puro stress yung pinagdadaanan. And this is another sample. Mga kapiksi, again, distorted din naman yung thoughts nyo. Hindi na naman kayo makapag-isip ng tama. Just like Libra, just like Gemini, okay? And just like Aries, no? Para parehas kayo, mga kapiksi, na energy na medyo naguguluhan kayo sa mga buhay nyo, mga iniisip nyo sa buhay. And this is another example na Scorpio, meron ding gumagambala sa iyong isipan na hindi ka nais, no? And like I said, prayers and meditation, mga kapiksi, yung talagang makakatulong sa inyo, okay? Mag-reconnect kayo sa inyong mga angel guides and spirit guides, and humingi kayo ng gabay, no? Para mailagay kayo sa tamang landas or tamang matulungan kayo sa na mapunta sa tamang direksyon ng buhay, no? Huwag kayong magmadali, take your time mga kapiksi, focus on yourself muna, magpahinga muna, okay? Putulin ng negative pattern of thoughts para hindi na magulo yung isip nyo, okay? Meditation talaga yan, tsaka prayers para mag-subside yung momentum of thoughts nyo. And libangin ang sarili, no? Magpahinga, guys, okay? Alright, and then yung last na message natin mga kapiksi is for Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Medyo maraming tayo mga kapiksi na medyo stress ngayon na. Pakinggan nyo guys yung ating Tagalog guided meditation, okay? Alright, so Sagittarius, ito ang message for you. Wow, this is caring connections. Maganda ang iyong connection with your partner, specific person. Kung meron kang romantic partner, mga kapiksi, this message is for you na magiging maganda, maayos ang inyong connection. If you don't have a partner, specific person, this can be anybody in your life. Pwedeng best friend mo, katrabaho mo, someone who is very close sa'yo, pwedeng parents mo or siblings mo. Ibig sabihin nito, maganda yung iyong connection with other people. There's a lot of love and light happening. Sorry,
surrounding you, no, mga ka-pixie. So, i-value mo to, i-cherish mo to. Samantalahin mo, no, habang ganyan pa, mainit-init. Kumbaga, mainit-init pa, diba? Samantalahin mo, gatasan mo, make sure na magtanim kayo ng magagandang memories together para yun at yun ang babalikan mo. And you remember that feeling and you vibrate that feeling para yun at yun yung palagi mong nararamdaman and palagi mong ma-experience sa buhay mo. So, i-value mo rin itong person na to, mga kapiksi, and yung relationship, okay? Alright. Okay, so yan ang ating overall reading para sa inyo, mga kapiksi. Ngayong April 29 episode ito, no, let me know if naka-resonate kayo or hindi. Mag-iwan kayo ng like and comment sa ating video for energy exchange. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.